Tahimik na lumabas si Moira sa ballroom kung saan ginaganap ang engagement party ni Nadine at Mike. Masayang lahat, ngunit di niya magawang magsaya tulad ng mga naroon. Mas pinili niyang doon dumalo kaysa pagbiya ng paanyayan ni Paolo na dumalo sa karawan ng daddy nito. Nagkataon kasing sabay ginanap ang dalawang okasyon, kaya nagkaroon silang dahilan pang di makapunta kay ni Paolo. Di niya alam kung paano pakikitungo ng nararamdaman niya. She was sure Paolo had gotten the most treasured part of her heart now, ngunit kailangan pa niyang matutuhan kung paano ito tanggapin sa buhay niya. Pagsisihan man niyang ginawang pagtataboy rito ay huli na, nasaktan na niya ito. Pababa siya na handa na makita niya sa malaking salamin ang ayos niya. Pinagbastan niya ang sarili. Suot ang isang printed v-neck dress that was a combination of gray, green, and purple. Ngunit kung gano'ng kagandang itsura niya, hindi rin totoong nararamdaman niya. Hindi bagay ang itsura ng mukha mo sa okasyon. Aning na din mula sa likuran niya. Nilingon niya ito. I'm sorry, hindi lang magandang gising ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba hinahanap ni Mike? Alika nga. Hinila siya nito at pinupo sa pandalawahang sofa. Nads, doon ka na nga sa loob. Engagement party mo ngayon. Alam ko, pero kailan kong katukin yung kukuti ko. Alam ko na si Paolo ang dahilan kaya wala ka sa sarili mo. Hindi siya kumibo. Moira, ba't di ka pumunta kayo sa kanila? Mag-usap kayo. Nasabi niya narito ang tukos sa birthday ng daddy ni Paolo. Tubawa siya ng pilit. Sira ka talaga. Paano ang party mo? Ako ang ikakasal dito, hindi ikaw. Matutuloy ang party nito kahit wala ka. Now go. Hinihintay ka ni Paolo. Nads naman. Moira, please, makinig ka naman sa akin. Hindi ka ba napapagod na laging umiiwas at tumatanggi sa kanya? Kilalang kilala kita at alam na alam ko ang dahilan mo. Nasanay kang mag-isa. Natatakot ka, baka iwan ka rin ni Paolo. Pero Moira, hindi ka ba masaya na sa unang pagkakataon may isang taong nagpapasaya sa'yo? Ngayon nga lang kita nakitang ganyan eh. Aminin mo na may nararamdaman ka rin sa kanya. Subukan mo na man-appreciate lahat ng ginagawa ni Paolo para sa'yo. Stop hurting him. Sarili mo rin ang sinasaktan mo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang lahat ng sinasabi nito. Naisandal niyang ulo sa sofa at napagbuntong hininga. Umalis ka na ngayon habang maaga pa. Mahahabol mo pang party. Ipapahatid na kita sa driver ko. Siguro naman di ka pababayaan ni Paolo ron. Nilingon niya ito. Sa tingin ko hindi niya nagustong pumunta ako ron. Galit siya sa akin. Di na kami nag-uusap. Walang tawag o text. Wag na lang. Nag-aatabi ng wika niya. Pambihira naman, Moira. Di ka naman sigurado. Inimbata ka niya. Kaya kung galit man siya o wala siya magagawa kung bagla ka magpakita roon. Are you sure? Moira, huwag mo nga akong tanungin. Go now. Naiirit ang pagtataban nito sa kanya. Wala siya nagawa kundi sundin to. Tinawagan ito ang driver at sinabing ihatid siya. Salamat. Kinakabang sabi ni Moira sa driver ni Nadine pagdating sa malaking bahay ng mga Lorenzana sa Fairview. Ngumiti ito tahimik na umalis. Kahit nakatayo na siya sa harap na malaking gate na bakal ng bahay, nag-aatubili pa rin siya kung tutuloy siya o hindi. Tigil lang hiningang lumapit siya sa guard. Agad daw ngumiti sa kanya. Good evening, ma'am. Invitation po? Wala po eh, sagot niya. Ganun po ba? Ano bang pangalan nila, ma'am? Tanong ulit ito at binuklat ang marahil master list ng mga imbitado. May hinala siyang wala ang pangalan niya roon. Moira Santibanez, pero sa tingin ko, wala ang pangalan ko dyan. Tumango ito. Oo nga ma'am, wala rito ang pangalan niyo. Boss, baka naman po pwede niyo na akong papasukin. Gusto ko lang makausap si Paolo. Kilala niya ako at saka hindi naman ako magtatagal. May kailangan lang ako sabihin, promise. Hindi ako manggugulo. Pakiusap niya sa guard. Tumingin sa kanya ang guard na parang nag-iisip. Bahaga siyang nairita. Marahil dahil na rin sa gulo ng isip niya kaya siya nagkakaganoon. Hindi na nag-iisip at walang pasabing nilampasan niya ang guard at saka pumasok sa loob. Ma'am! Tawag pa sa kanya ng guard ngunit wala na itong magawa dahil mabilis siyang nakalayo. Hindi na siya nasawa nito dahil sinilubong na siya ng mga bisita. Pasimple siyang lumingon-lingon sa paligid na tinanap si Paolo. Maraming tao at magarbong eyes ng guard na nasa harap na malaking classic inspired na bahay. Hindi niya alam kung sinong kakausapin at paano magtatanong. Isang usher ang papasalubong sa kanya na may dalang tray ng mga baso na naglalaman ng alak. Ngumiti siya dito at kumuha ng isa. Nakita mo ba si Paolo? Kasama ko siya kanina pero nawala siya. Patay mali siyang tanong niya rito habang sumisimsim ng alak. Si Sir Paolo po? Nasa loob po, kausap ni Ma'am Sari. Nakangiting tugon nito sa kasiyat na likuran. Sari? Tanong ng isip niya. Hindi niya na masyadong inabalang sarili kakaisip kung sino man yun. Naglakad na lang siya papasok sa loob ng bahay para hanapin si Paolo. Hi there! Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Isang gwapong lalaki na naka-three-piece suit ang nakatayo malapit sa kanya.
Bahagya to nakangiti sa kanya. Ginitian din niya ito. You look like you're looking for someone. May kasama ka ba? Tanong nito sa kanya. Meron sana. Actually, naimbita lang ako kaso late ako kaya hinahanap ko siya. Hindi pa nga niya alam na rito na ako eh. Paliwanag niya. Sino? By the way, I'm Travis Lorenzana. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Napaawang mga labi niya. Ito palang kuya ni Paolo. She never thought he would be this appealing. May saritong angking kupuhan tulad ni Paolo. Ngunit mas seryoso itong tingnan kaysa kay Paolo. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Oh, ako si Moira Santibanez. Si Paolo nag-invite sa akin dito. Now I know. Makahulugang tilingnan siya nito. Parang di dito sa kanya sinasabi yon kundi sa sarili nito. Hindi kaya kilala na siya nito? Excuse me, anong ibig mong sabihin? Nakilala ko na rin ang babaeng nagpapaguro sa isip ng kapatid ko. Nakangiting sabi nito. Hindi niya alam kung biro o insulto bang sinabi nitong iyon. Huwag mo sanang masamay ng sinabi ko. Wala akong ibig sabihing masama ron. Minsan talaga ibang magbiro ang tadhana eh. I only hope that whatever it is that's going on between you and my brother is the best for the both of you. Napakarutoon siya sa mga sinasabi nito. Parang kilala siya ni Travis, ngunit sigurado naman siya na hindi pa nito nakikita kahit kailan. He is inside, sabi nito. Pwede ko ba siyang puntahan? Ngumiti ito. Sure. Salamat. Bago sa tuloy yung maglakad palayo kay Travis, naganap siya na maaaring pag-iwanan ng baso ng alak na hawak niya. Kinuha ni Travis ang baso sa kanya. Ako lang bahala rito, nakangiting sabi nito. Salamat ulit, nasabi na lamang niya. It is almost 10. Hindi ka pa rin tinatawagan? Sa tingin mo ba hindi na talaga siya darating? Eh, tawagan ko kaya? Tanong ni Paolo kay Sari habang pinapanood nila ang mga magulang niya nagsasalita sa microphone at nagpapasalamat sa mga bisita. Pirit pa rin yung binibigyan ng pag-asang sarili niya na darating pa rin si Moira. Wala rin siyang alam tungkol sa lihim mo. Paano? Kastigo ni Sari sa kanya. Nagbaga siya ng hangin bilang tugon dito. Inimasimas itong batok nito. Galing ako sa punto ni Justin kanina. I prayed for him and explained everything to him. Sana lang maintindihan niya kung hindi ko sinasadya na makilalang kapatid niya sa gantong sitwasyon. Hindi ko rin ginusto na mahalin siya. Dapat sinabi mo na kay Moira ng mas maa. Ani Sari habang nakikisabay sila sa pagpapalakpakan ng pagkatapos magsalita ng mga magulang niya. At ano, para lalo siyang lumayo sa akin? She hates what happened. Kaya nga naging ganon siya katigas. Humarap ito sa kanya. Tried Travis save me for myself. Naramdaman ko kung paano ko sinubukan baguhin. He did everything. Naglihim din siya sa'yo, remember? Tumawa pa ito ng malakas. Dahil mahal niya ako. Dahil mahal niya. Mahal ko rin si Moira. Kaya hindi ko maamin ako ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Wala kang kasalanan. Nagkataon lang na naroon ka nung mangyari yun. Paolo, hindi ka ba nasasaktan na wala siya ngayon? Go to her. Ang totoo, hindi na namin matagalan na ganyan ka. Lalo na ang kuya mo. Siguro nga mahal mo talaga siya. Sundin mo na ako ng nararamdaman mo. Huwag mo na lang alalahanin pa ang sina mami. Alam naman nilang nangyayari at maintindihan din nila kung anong desisyon mo. Nabuhayin siya ng loob sa mga sinabi ni Sari. Tama ito. Tama na ipaglaban niya nararamdaman niya para kay Moira. Hinawakan niyang balikat ito at akmang tatalikod na siya nang mapansin niya si Moira na tahimik na nakatingin sa kanila. Nanigas ang buong katawan niya. Gaano nito katagal sa kinatatayuan nito? Narinig ba nitong lahat ng pinag-uusapan nila ni Sari? Moira? Nanginginig na wika niya. Nagmamadaling nilapitan niya ito. Mababakas sa mukha nitong nagbabadyang galit. Pakiramdam niya pinanawan siya ng kulay dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nagpapaliwanag ako. Bungad niya dito. Kinangka niyang hawakan ang braso nito, ngunit umiwas ito. At least ngayon, hindi mo na kailangan pang isipin kung paano sasabihin sa akin ang totoo. Nagtitimping wika nito sa kanya. Hindi sa ganun, hindi mo naiintindihan. Oo, hindi. Hindi ko makuha kung bakit kailangan mo magsinungaling. Mapaklang sabi nito. Tumalikot ako at naglakad palayo. Hinabol niya ito ngunit mabilis sa mga hakbang nito. Nahirapan siyang sundan to dahil bumabangga siya sa mga bisita. Sasabihin ko rin sa'yo, wala lang akong pagkakataon. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Natatarantang wika niya habang umaagapay dito. Pagkakataon? Okay, fine. Tumigil to at tumarap sa kanya. Pagkakataon mo na. Bumuka ang bibig niya pa magsalita, ngunit naumid siya. Narito siya dahil sa labis at tinasa ang pangyayari
at sa sakit na nasasalamin niya sa mga mata ni Moira. "Come on!" sigaw nito. Tumaas baba ang dibdib nito sa galit. "Huwag tayo rito mag-usap." Hinili niya ito sa likod ng bahagi ng garden bago pa sila makaago ang atensyon. Pumiksi ito. "Bitiwan mo ko." Tinignan siya nito at namamula ng mga mata nito, tira nagbabadya ng umiyak. It was the first time that they saw her so angry and in pain. Bigla itong tumalikod sa kanya. "Moira, alam mo ba kung bakit ako narito ngayon?" Humikbi ito. "Dahil ang akala ko magiging masaya na ako ngayong gabi. Nagpunta ra ako dito na naniwala ako na totoong mahalaga ako sa iyo. Ang akala ko naging totoo ka sa akin, pero ano to?" Harap ito sa kanya. "Anong kinilaman mo sa pagkamatay ng kapatid ko?" "Moira, ako ang..." Lumunok siya. "Ako ang kalaban ng kuya mo sa race na yon. Pero nangyari ang aksidente. Mabilis ang mga pangyayari. Nagulat din ako at tinala ako sa ospital dahil binugbog ako ng mga kasama ng kuya mo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para makabalita dahil pinagbawal ni Daddy na pag-usapan na nangyari. Hanggang sa ipadala na ako sa Russia. Ako naghanap ng information tungkol sa kuya mo nang makabalik ako. Pero nagkakilala na tayo bago ko na lamang ikaw ang kapatid niya. Ginawa mo yun dahil sa konsensya, ganun ba?" Mababakas ang pangungutya at panalait sa tinig ito. "I've been through a lot, Moira. Hindi naging madali ang lahat. Hindi maayos ang buhay ko noon at gusto ko makilala si Justin. Kahit uli na dahil nakita ko sa kanya na mabuti siyang tao. Yes, Moira. Kahit kung nagkamali ang kuya mo sa ilang bagay, he deserved a second chance. Pero hindi nangyari yun. I feel guilty dahil kailan pang may mamatay bago ko magising at ayusin ang buhay ko. Na kailangan pa kitang makilala at mahalin ng ganito. It was not my choice, Moira. Puso ko nagmahal sa'yo. I did not plan this. Hindi madali mag-isa, Paolo. Mahirap mangulila. Pero wala ko ibang pwedeng gawin kundi ituloy ang buhay ko. Pililit kong masanay, I don't deserve this. At di ako dapat naniniwala sa'yo. Ang tanga ko na pumunta pa ako dito dahil ang akala ko, mahal mo ko. Totoong lahat ng pinakita ko sa'yo. At totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko pinilit ang sarili kong gawin ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Sinunod ko lamang kung anong nararamdaman ko at totoong mahal kita." Tila hirap tong humakbang papalapit sa kanya. Nag-iwas siya ng tiyan dahil tila napapasok siya sa mga mata nito. Ngunit tinignan ulit niya ito dahil gusto niyang makita kung meron man itong pagmamahal sa kanya. "What about honesty? Truth? Sa una pa lang naging totoo na ako at umasa akong ganun ka rin. Pero niloko mo ako sa kanya." Naghihina na kita sambat ito. "Sasabihin ko na dapat ngayon ang totoo." Bigla lang nagugulo ang sagot niya habang umiiling. Nanaig ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Nanatiling tahimik ito at nakaiwas sa kanya. Pumibikit ito at panayang buntong hininga. Lumapit ito sa kanya, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin. "Hindi mo ako totoong mahal. Nagigilty ka lang pero tulad ng sinabi mo, aksidente ang nangyari. Hindi kita pa pwedeng sisihin sa nangyari. Pero hindi madaling tanggapin ang nalaman ko. Ikaw ang dahilan kung bakit mag-isa na lang ako ngayon. Kung bakit ako nagkaganito. Moira, I'm so sorry." "No, no. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi totoong lahat na nangyari sa atin. This was all a lie. Kahit ikaw hindi ka totoo." Anito at saka siya iniwan. "Moira, sandali. Huwag ganito, Moira." Natatarantang tawag niya rito ngunit nagpatuloy lang ito sa paglayo sa kanya. Wala siya nagawa kundi panoorin ang paglayo nito. Pinilit ituloy ni Moira ang buhay niya. Pinilit niyang diindahin ang sakit na nangyari. She had to feel alright. Yun ang tayo niya magagawa dahil yung tinuturo ng kapalaran sa kanya. She had to deal with everything all by herself. Kahit ako minsan ay kasinungalingan na. Umuwi siya ng Davao upang ayusan ilang property na naiwan ng kanyang mga magulang. Naratili siya roon ng 2 buwan. Binenta niya ang bahay nila roon. Sa turo ni Nadine at Cathy, natuloy niya ang photography. Maraming kilalang kliyente ang mga ito para sa serbisyo niya. Inalok pa nga siya ni Cathy na mamuhunan sa isang photo studio, ngunit tinanggihan niya. Dahil napag-isipan niyang asikasuhin ang visa niya upang makalisa siya ng Pilipinas. Dapat talaga matagal niya nang ginawa iyon. Hindi mo niya naisip noon na magandang pa siyang manirahan kasamang auntie niya sa ibang bansa. Ngayon marahil yun ang pinakamagandang gawin. Mag-iipon na lang siya ng experience upang doon ay pagpatuloy ang photography. Isa pa, mas mahihirapan siyang lumimot kung nasa bansa siya. Walang araw na hindi siya nangungulila kay Paolo. Narong bigla matutulala siya at makakaramdam ng kirot sa puso niya. Maisip lang ang pangalan nito. Gumigising man siya tuwing umagi, walang sigla naman niyang hinaharap ang bawat paghapon. Sinikap niyang gawing abala ang sarili upang maiwasan niya ang pag-iisip kay Paolo. Naging abala na rin si Nadine para sa nilalapit itong kasal, ngunit madalas pa rin sila nakikita nito.
Tuwing weekend, dinadalo niyang flower shop dito. Kuminsan naman mamasyal sila. At tuwing magkasama sila, iniiwasan nilang mapag-usapan ang kahit anong tungkol kay Paolo. Marahil respeto na rin naman ito sa kanya dahil masyadong sensitibo dahilan kung bakit ang apaan nangyayari ang lahat. They just talk about things happy and plans in life. May dinidate ka na ba, Moira? Tanong ni Cathy sa kanya habang kumakain sila sa pizza parlor. Isang matabang na ngiti ang sinagot niya. Hindi niya ata sumagi sa isip niya ang kahit ano tungkol sa pakikipagrelasyon pagkatapos masaktan kay Paolo. At isa pa, mahal rin niya ito. Tell those guys I'm sorry. Hindi interesado ang pinsan ko sa kanila. Ani na din at saka kumagat sa pizza nito. Tumawa silang tatlong, girl. Bakit nga ba parang alone in the woods ka pa rin? Tanong ulit ni Cathy. She sighed. Siguro kailangan ko pa ng mas matagal na panahon. Really now, huh? Okay, let's have a drink to that. Cheers! Anong pinsan niya? Inangat itong baso ng Four Seasons. Naiiling na inangat niyang baso niya at sabay-sabay silang uminom. Nagkakasiyahan sila na may lumapit na lalaki sa mesa nila, saka kumanta. The man was wearing blue shirt and a denim pants. Gwapo to sa tingin niya. His smile was genuine at ang maganda nitong boses. Feels so different being here. I'm so used to being next to you. Life for me is not the same. There's no one to turn to. Don't know why I let it go too far. Starting over is too hard. Seems everywhere I try to go, I keep thinking of you. Ngiti-ngiti si Nadine. Si Cathy naman umiindak pa habang pinakinggan ang update na kanta. Biglang sumaglit sa isip niya nung hinarana siya ni Paolo sa isang restaurant. Mabilis na nang balik ang nakakakilig na pakiramdam. Ngunit mabilis din niyang binawi iyon. Nahiling niyang sana hindi lang nangyari ang lahat. Bila lang sana niya nakilala ang binata at tinuruan siyang magmahal. Binuksan ni Paolo ang nakatagong bahagi ng pagkatao niya na marunong magpahalaga. Ngunit mahirap tanggapin na sa likod ng pagmamahal nito, naroon na ibang dahilan. Guilt. Nagpalakpak ng lahat pagkatapos kumanta ng lalaki. Nakangiting imukod at nakasaka na gamot ng ulo. Binigampot ang standing ovation ni Cathy. Ang galing mo naman, Mr. Ani Nadine. Jacob, pasensya na sa istorbo ha, solicitation lang po. Tinanggal nito ang sunod na kamukap at nilahad sa harapan nila. Napahawak sa dibdib si Cathy at natawa naman sila. Umiiling na nilagyan nila ng pera ang sombrero. Thank you. Para to sa Hopeful Morning Foundation na tinutulungan namin. We had permission from the manager of this store para gawin to. We trained poor talented kids para kahit paano matupad nilang pangarap nila. Thank you again, malaking tulong to. Ani Jacob sa kanila. Humanga sila sa sinabi nito. Nagkatinginan sila ni Nadine at naglabas pa ito ng pera upang idagdag sa binigay ni Cathy. Oh, thank you, natutuwang sabi ng lalaki. Masaya ito nagpaalam sa kanila at lumapit sa ibang mesa. Kinanta-kanta pa ni Cathy ang inawit ng lalaki. Kitang-kita sa kanyang masaya siya sa ginagawa niya. Pahayag ni Nadine na sinangayunan nila ni Cathy. Ikaw, talong ni Nadine na nakatingin sa kanya. Natigil ang pagsubo niya at tumingin sa pinsan niya. Ano ako? Tanong niya. Happy ka ba? Tanong nito. Oo naman. Hindi no? Sabad ni Cathy. Tumatawang nag-high five pa mga ito. Ano ba kayo? Bakit naman nauwi sa akin ang usapan? Paolo is racing again. Biglang sabi ni Nadine. Doon na siya tuluyang natigilan. Napunang kaseryosan ang usapan nila. Nasabi sa akin ni Mike na may nakakita sa kanya na nangangarera somewhere in Makapagal. Bakit ganun nangyari? Wala bang pumigil sa kanya? Bakit di ka usapin ni Mike? Nads. Knowing Paolo? Sagot ni Nadine sa kaumiling. Nanghihinang napasandal siya. Hindi alam ko anong sasabihin. Sana hindi lang sinabi ng mga tungkol sa ginagawa ni Paolo. Tila dumugo ulit ang sugat niya na nag-uumpisa palang maghilom. Napuno siya ng pag-aalala. Ano bang gusto mangyari ni Paolo? Bakit ganun ang ginagawa nito sa kanya? Talaga bang sasaktan na lang siya nito palagi? Bakit kailan pa rin siya makaramdam ng ganun? Hindi ba pwedeng hindi na lang? Ngunit ayaw naman niyang sundin ang puso niya. Totoo bang sinasabi niyo? Tanong niya sa mga ito. Sabay tubango ang mga ito. Nanlumo siya. Moira, bakit di mo subukang sawayin siya sa ginagawa niya? Baka sakaling makinig siya sa'yo. Ani Nadine. Bakit ako? Parang kasalanan ko pa. Hindi ba? Balik tanong ito. She gave her an annoyed look. Hindi naman ito ininda iyon. Parang wala kang ideya sa buhay ko, Nads. Living witness ka kung ano talagang nangyari. Alam ko, kumato ng bagong slice ng pizza at kinagatan yon. At gusto ko maging masaya ka sa... Sinasabi ko to sa'yo. Masaya ka ba ngayon? Sinusubukan ko. Nabipikong wika niya. Not without Paolo. Aminin mo na, Moira. Mahal mo siya. Pamimilit pa rin ito. He has never been the same.
Hindi ba niya pinapakita sa amin, alam namin nahihirapan din siya. Matagal ko na siyang kaibigan at alam ko na may dinadala siya kaya't sinisira na naman niya ang buhay niya. Wika ni Cathy. Umiling siya. Baka gusto lang niyang balikan ng racing. Dati na siyang racer, hindi ba? First love niya yun. Hindi, iba ngayon. He's been acting weird and worse. Umaarte siyang parang wala nangyari at parang di kanya nakikilala. Anito. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kaya niya ng sarili niya, sabi niya. Subukan mo lang, Moira. This time, stop pretending. Tigilan mong kalokohan mo sa pagdinilay na okay lang sa iyong lahat. Mahal mo naman siya eh. Why don't you just admit it? Sabi ni Nadine. I hate this. Naghihimutok na wika niya. Mas hate ka namin dahil sa pag-iinarte mo. And I will hate you even more kung may mangyaring masama kay Paolo. Hindi na siya nagsalita pa. Ayaw man pumayag ng isip niya ay sumasang-ayon ng mga sinisigaw ng puso niya. Kung siya lang masusunod, gustong-gusto niya nang makita at makausap si Paolo. She wanted to ask for the truth as well as a second chance. Gusto niyang patunayan yung mali ang akala niya. Gusto niyang tingnan ulit siya na may pagpapahalaga at pagmamahal. Na hindi lang dahil nagsisisi lang ito sa nagawa nito noon, kaya nakipaglapit ito sa kanya. At siya na marahil ang pinakamalungkot na tao sa mundo, ngayong tuloy na itong lalayo sa kanya. Nilingon ni Paolo ang Kuya Travis niya, na antapikin siya nito sa balikat. Umupo ito sa tabi niya at inabutan siya ng isang baso ng alak. Hindi mo yata nagusto ng surprise ko sa iyo. Ang tinutukin itong ay surprise birthday party para sa kanya. Ngumiti siya. Hindi naman, pagod lang ako. Wala siyang kamalay-mali nang tawagan siya nito at sinabing kailangan ni Sally ng tulong. Kaya't sumugod siya sa kondo na sinabi nito na kinaroroonan ng hipag niya at nagulat lang siya na naroon palang karamihan ng mga kaibigan at kakilala niya. It was his 30th birthday. Wala sana siyang balak mag-celebrate dahil may race siya. Wala rin siyang balak na magsaya. Mas gusto niyang ubusin ang maghapon niya sa racetrack. At this doon, hindi niya kailangan mag-isip. He only needed to drive. Ngunit nasa surpresa ngayon, hindi na siya nakasipot sa laban. Nagulat ang lahat sa bigla niyang pagbabalik sa pangangarera. At di man sabihin alam namang ito lalo ng kapatid niya ang totoong dahilan. It was because of Moira. The woman who he thought was the one true and serene thing in his tragic life. Muli niyang natutulang maging masaya dahil dito. At di niya sinasadyang makilala ito sa panahong may hinahanap siya. Dahil ginusto niyang makilala si Justin at pinanghinayangan ang pagkamatay nito. Gusto niyang ayusin kung anumang mali ang naiwan nito. Hindi niya pinanong mahalin ang kapatid nito. He asked himself these questions almost a million times. Bakit niya hinayaan ang sariling madala ng damdamin sa unang gabi pa lang na nakasama niya ito? And he even asked for more of her after the initial encounter. Hindi lang sa kama, ngunit higit pa. Nahiling niya na sanay sa ibang pagkakataon na lang niya nakilala si Moira. That would have been better. Ngunit sadyang mapaglarong tadhana. At kung tinadhana man si Moira sa kanya, sana'y magawa niyang mapaniwalang dalaga sa nararamdaman niya. Ngunit galit to ngayon sa kanya. Kaya ano pang silbi ng buhay niya kung sa umpisa pa lang, puro malinang nagagawa niya. He had better haul his ass on the racetrack. Parang nawala ng gana niya upang hanapin ang kaligayahan niya dahil wala ito sa piling niya. Ilang beses niyang tinawagan si Moira pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Pinuntahan din niyang bahay nito ngunit wala ito roon. Nasa Davao ruto sabi ni Nadine. Para na siyang nauupos na kandila. Hindi niya na alam kung ano pa maaaring gawin para sa dalaga. Isa lang naman ang gusto niya, ang mapatawad siya nito. He knew he had been such a headache in the past. Ngunit hindi pa ba sapat ang pagsisisi? Parang hindi pa. Buo na bang desisyon mo? Tanong ng kapatid niya. Marahas na nagbuga siya ng hangin. Na ano? Tanong niya at saka sabimsim ng alak. Tumawa ito. Nasirain ng tuluyan ang buhay mo. Balik na naman tayo sa dati, eto na naman tayo sa habulan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Nilingon niya ito. Kuya, lumingon to sa kanya at nakita niyang kalungkutan sa mga mata nito. Akala ko, tapos na tayo sa partingan ng buhay mo. Namimiss ko ng racing kaya't sinubukan ko ulit. Stop it, Paolo. Hindi may babalik ng ginagawa mo si Moira. Alam ko. Simpleng sagot niya. Then why the hell do you keep on doing that? Alam mong yan ang muntik nang pumatay sa'yo. Mabuti sana kung wala na apektuhan sa ginagawa mo. Anong tingin? Kuya, ito lang parang gagawin ko para makalimutan siya. Bakit kailangan mo siyang kalimutan? Napabuntong hininga siya. Dahil nagsinungaling ako sa kanya. That gives you the reason to kill yourself? He snorted bitterly. Try to look at it from my perspective, kuya. Ano bang mali sa akin? Sa sobrang inis, tumayo siya at sinipang monoblock na reclining chair. He was really pissed off. Nasa po niyang ulo at sinabunutan ang sarili. Ginawa ko naman ang lahat, saka ibinaba ang mga kamay. Sinusubukan ko naman, kuya, hindi ba?
Ito pa ba ang kapalit ng lahat ng yon? Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, pero bakit parang ang hirap, kuya? Kalmadong tilignan siya ng kapatid niya. Marahil hindi dito inaasahan ang inasal niya. Noon na lang ulit siya nagtaas ng boses at nakitaan ng galit. Hindi niya madalas ipinapakita kahit kanino na apektado siya sa nangyayari. Hindi niya pinapakita kahit kanino na nasasaktan siya. Ngayon lang. I've been there myself. Maniwala ka. Alam ko ang nararamdaman mo. It feels like dying, pero mamamatay ka ng tuluyan kung hindi mo ipaglalaban ang nararamdaman mo. Go to her. Yun lang ang solusyon. Hindi ang pagpapakamatay sa karera. Tinapik nito ang balikat niya. Trust me when I say this. Mahal ka niya. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya na nakausap ko siya. Inago niyang alak nito at inis ng lagok iyon. Bililik niya sa kapatid ang basyo. Tumalikod siya at walang salitang iniwan to. He hated it whenever his brother talked to him dahil nakikita nito ang totoong damdamin niya. Malakas ang ulan at basang-basa pa ang mga paa at pinti ni Moira. Nababasa na rin ang lilay ng suot niyang dress. Puro na mga nakikisilong na ang shed sa gilid ng malawak na racetrack sa Batangas. Pumunta siya roon upang panoorin si Paolo sa isang eksklusibong karera. Susubukan niyang kausapin to. Kahit umuulan na tuloy pa rin ang karera. Hindi siya sigurado kung may magandang kahihinatan ang kanyang gagawin. Ngunit wala na siyang panahon. Hindi siya papayag na tuloy ang sirain ni Paolo ang buhay nito. Yon ang gumising sa kanya. Kahit nasaktan, pipigilan niya ito. Sawa siya mag-isa at mahal niya ito at wala na siya magagawa para baguhin pa yon. Naalarma siya nang umingit ang kotse nito at nagpaikot-ikot sa tracks. Kinabahan siya nang tumigil ang kotse nito. Bahala na. Sa loob-loob niya at saka siya tumakbo patungo sa track. Nang malapit na siya, nakita niyang bumaba si Paolo sa sasakyan nito. Tila tumulon ang puso niya na makita ito. May saya niya sito sa isang hindi kalayoang lalaki at muling lumunan ng kotse. Nang makalapit siya, eksakto nakasakay na ito, kaya't sumakay na rin siya. Damn this car! Pwede ba tayo mag-usap? Gulat na napalingon ito sa kanya. Natigilan ito, kahit naman siya ay nabiglanin sa nangyari. Napakabilis ang tibok ng kanyang puso ng mga oras na yon, ngunit nakatitig lamang ito sa kanya. Get off! Mariing utos nito. Hindi niya ito sinunod kahit napahiyat na saktan siya sa ginawa nito. Bakit tila ito pa ang galit sa kanya? Sandali lang, may sasabihin lang ako. Seryosong sagot niya. Marahas na napabuntong hininga to. Kung hindi ka bababa, isasama kita sa pagpapakamatay ko. Buo ba ka na? Anito sa harap lang nakatingin. Iyan ba talaga ang gusto mo? Sige, pero sasama ako. Kahit saan magustong pumunta, sasama ako. Kahit anong gusto mong gawin, sasama ako. Magpapakamatay ka? Sige, magsama na tayo. Total naman, dinami mo na ako sa gulo ng buhay mo. Nangiyak-ngiyak na sigaw niya rito. Damn it! Galit na hinampas ito ang manibela. Pagkatapos si bumaba ito at ganun din ang ginawa niya. Paolo sandalihi. Habol niya rito mabilis naglakad sa ulanan. Pareho na silang basang-basa. Tumakbo siya para maabutan to. Sa kanya hinila ang braso nito. Galit na humarap ito sa kanya. What do you want? Pakinggan mo muna ako bago ka magalit. Sigaw din niya. Tumaas baba ang debil nila dahil sa bumabagsak na ulan sa mukha nila. Wala siyang pakialam kung agaw eksena na sila. Para ano? Para ipamukha mo sa akin na kasalanan kong lahat? So be it. Go on. Isisi mo sa akin lahat at sabihin mo na wala akong kwentang tao. Sinuklay nito ang basang buhok nito at saka humarap ulit sa kanya. Noon niya nakitang tila umiiyak to. Kung luha man yun, hindi atiyak dahil humahalo yun sa tubig ulan. Paolo, I'm so sorry kung nasabi ko man yun. Sumusuko, nagbuntong hininga siya. Pagod na ako. Tigilan na natin to. Narito na ako, pwede bang ayusin na natin to? Hanggang ngayon ba'y sinisisi mo pa rin ako? Alam kong nasaktan kita at humingi ako ng kapatawaran mo, pero hindi mo ako pinakinggan. Sinabi mong walang tayo at hindi ako naging totoo sa'yo. If you've come here just to tell me that, then just leave. Sagot ito at nag-iwas ang tingin. Sinabi ko lang I'm sorry. Bakit parang ako pa may kasalanan ngayon? Ikaw ang nagsinungaling dito. Inihilamos ito ang mga pala nito. There was an indescribable look in the hurt of his face. I trusted you, sabi niya. Tumingin to sa kanya, ngunit mabilis nito nagbawi ng tingin. Kaya nga humingi ako ng tawad. Alam ko, mabilis na niyakap niya ito. She started to shake. Sa kanilang niya namalay na umiiyak na siya. Ginulo mo ang buhay ko. Tahimik ako kahit mag-isa lang ako. Ayoko nang maiwan ulit. Kaya nang makilala kita, ipinagtabuyan kita. Dahil ayoko mamalayan lang sarili kong mahal na kita. Dahil sa umpisa pa lang, lalong humigpit ang pagkakayakap niya rito. Mahal kita. Ayoko lang sabihin sa'yo dahil natatakot ako. Hindi umimik si Paolo. Ngunit alam niyang nakikinig to. He was just there letting her feel him.
trying to fill those empty days and nights without him. At kahit malamig ang ulam, wala namang kasing init ang damdamin, nais niyang maramdaman ng binata. I always wanted to protect you, sabi nito. Nakakulot noong kumala siya at nagangat ng tingin dito. Hindi ko maintindihan na sarili ko kung makakasama kita sa bar. Bigla ko na lang naramdaman na gusto kita. It felt weird pero napalapit na lang ako sa iyo dahil pakiramdam ko. Pagsisisihan ko kung hindi ko gagawin. And the moment I touched you, I felt your pain. I felt like I wanted to give you everything that was in me. Hindi ko maintindihan ng una. Akala ko isa ka lang sa mga fling ko. Pero nang mas makilala kita, I figured it out. Bumaba ang tingin niya sa bandang dibdib nito. Hilabros ang parting malapit sa puso nito. Humihikbi siya habang patuloy pa rin ang pagturo ng mga luha niya. I feel safe whenever I'm with you. Tuwing hinahawakan mo ako, nawawalang problema ko. Mahal kita, Paolo. At kung magtatagal pang ganda tayo, hindi ko nakakayanin. Hindi ko kayang mawala ka pa. Tilingnan siya nito nung malapit. Aalis ka, sinabi sa akin ni Nadine. Kaya tuloy kong karera na to dahil alam kong delikado. Kung matuluyan man ako rito, wala na akong pakialam. Wala ka rin naman sa akin. Bumalong lalong mga luha niya. Napapikit na lang sa sobrang tindi ng nararamdaman niya. Muli siyang yumakap na mahigpit dito. Paolo, please, ayusin natin to. Ayoko na mag-isa. Gusto na kitang makasama. He grabbed her tightly. Babe? Lalong humigpit ang yakap niya na sa unang pagkakataon, narinig niyang tinawag ulit siya dito ng ganoon. Walang pagsidla ng kanyang nararamdaman. Mahal na mahal kita. Hinarap siya nito. Patutunayan ko sa iyong totoong lahat ng sinasabi ko. Ipinapangako ko huwag kang umalis. Pero aalis pa rin ako. Sagot niya at kitang-kita niya ang panlulumo nito. Moira naman. Yes, I'm leaving pero gusto ko sana kasama ka. Kung talagang ayaw mo akong mawala sa iyo, ganun din ako. Ang totoo, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko roon kung aalis akong wala ka. Gusto kong lumayo dahil habang narito ako, lalo ko lang pinaghihirapan ang sarili ko dahil araw-araw gusto kitang puntahan. Babe, mahal kita. Naniniwala ako sa iyo. Huwag ka nang mag-guilty tungkol sa nangyari. Marayo na naglapit sa ating dalawa. At nagpapasalamat akong dumating ka sa buhay ko. Isa lang ang hihilingin ko. Ipangako mo na magkakasama tayo sa lahat. Walang iwanan. Oo. Oo, pinapangako ko. Tumatangong wika nito. Ngumiti ito at walang salitang hinalikan sa nito. Napapikit siya at niyakap to na mahigpit. Minsan man ang kilalang sa pag-iisang pagkataon niya ay isang araw naman ang iniwan niyon sa kanya. At sa pag-iisang yon, hindi niya nakita ang isang wagas sa pag-ibig na makakasama niya habang buhay.